Sa loob ng 10 buwan, ito yung araw-araw na dinataanan ng mga humanist. What's up mga boss? So nag-film kami ngayon para sa film showing namin sa culminating. So ayan, ayun yung mga kaganapan lang namin. So ayan si Lovely, parang tanga. Ito yung last shot namin para sa film namin sa culminating yun. Sarabulag lang. So mga boss, papakita ko sa inyo yung casting ng title. What's up mga boss? Anong balita sa inyo? At sa akin, anong balita yon? Bagong lahat, gusto ko munang batihin lahat ng kabatch ko ng grade 12. Ngayon, malapit na tayo to graduate, konting case na lang. Tawag dito, di ko alam kung paano umpisan to. Pero siguro, umpisan ko na lang to sa unang araw na pumasok ako sa TV. Grade 11. Ang daming mukha, ang daming ko bagong nakilala, ang daming bagong kaklase. Una-una na doon, UMSA. Siyempre, sila lang naman naging kaklase ko. Naging UMSA ako. Naging parte ako ng UMSA. Itong UMSA, hindi ko masasabi na sila yung perfect section, pero masasabi ko na napaka-saya ko. Sobrang thankful ako na naging parte ako ng UMSA. Oo, hindi sila yung masasabi. Napakagaling, pero mararamdaman ko yung pagmamahal. Alam ko, marami akong utang sa inyo na hindi ko nabigay, lalo na ngayon. Pero sobrang saya. Yung ba sa unang araw na pumasok ako, ang dami na nangyari. Ang dami kong bagong nakilala noon. Sila Angelson, sila Nero, sila Chiron, at marami pa. Ito yung mga bagay o mga pangyayari na hindi ko malilimutan ng grade 11 ako. Unang-una doon, sa isang subject namin, sa philosophy, nagkaroon kami ng activity. Ayun yung activity na magbabahagi ka ng feelings mo o gusto mong sabihin, mag-thank you, mag-sorry sa mga klase mo. Sasabi ko, iyon yung nagpatatag sa UMSA.
kasi labas namin yung mga nilalakit namin, yung mga messages namin, yung gusto naming sabihin sa klase namin. Isa pa, yung hindi ko malilimutan na nangyari sa amin ng grade 11 ay yung walan kami ng room. Halos dalawang linggo kami na wala kaming classroom, wala kami permanent na room na natutuluyan. Ginagawa ng section namin, magro-room kami sa mga vacant na room. Napunta kami sa ABR, sa computer room. Fast forward na tayo, naging grade 12 ako. Pagpasok ko, mas naging solid yung UMSA. Hindi ko pa masabi sa buong UMSA, pero mahal na mahal ko kayo. Hindi ko man masabi o makiparamdam sa personal kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano ko nagpapasalamat at napaka-importante ng UMSA na importante sila at maraming mga hindi pagkakaunawaan na nangyari pero mas marami yung mga masasayang araw na nangyari sa amin. Para sa akin kasi yung UMSA, hindi ko sa isyon. Isang family. Bakit? Sa family, hindi lagi masaya, hindi lagi malungkot. Yung UMSA, ganun. Masaya, may malungkot, may nag-aaway, pero nagbabadilid. Grade 12, mas marami ng experience, mas maraming saya, lalo na nagkaroon kami ng account sa Twitter. Ayun, follow nyo yun. Doon namin nilalabas yung mga kakulitan namin, yung mga corny jokes, yung mga kalokohan namin, lalo na ni Royce, sa kanila Kate. Ayun, check nyo yun, madami doon. Alam nyo, yung UMSA, ito yung section na hindi gagawa agad. Magwawalwal muna bago gumawin ng school runs. Pero, hindi nila pinapabayaan yung pag-aaral nila. Ito eh, ito yung one week preparation. Yung may gagawin kami activity next week. At gagawin na lang namin one week before. Ayun yung masaya dun eh. Ayun yung nabubong bonding namin. Although, mahirap, rush. Pero, nagagawa namin ng paraan. Nagagawa namin ng maganda. Nagiging successful yung mga activity. Katulad ng theater namin, kay Ma'am Han, one week before. Presentation, doon pala namin ginawa. Maraming nasayang oras. Ang hindi ko malilimutan na naging teacher ko simula ng senior high, si Ma'am De La Peña. Si Ma'am De La Peña kasi yung teacher na gagawin niya lahat, maturo lang sa amin kung paano namin maiintindihan. Lalo-lalo na nung subject namin ko sa Polkop. Ayun, ang dami kong natutunan sa kanya. Yung mga lesson na hirap ituro pero nagagawa niyang padaliin. Mahigpit siya, oo, pero alam mo na matututunan ka. Isa pa, si Ma'am Isidro. Tipo ng teacher na sobrang sweet. Siya yung taong na papagpatawad agad. Nagpapakababa. Naalala ko pa nung si Ma'am Isidro. Bago matapos yung klase namin, may isang bagay siya na hindi ko nalimutan. Niyakap kami ni Ma'am Isidro. Yung buong session namin niyakap isa-isa. Doon pala, magpapakita muna na si Ma'am Isidro napaka-sweet talaga. Bago matapos ang lahat na to, gusto ko magpasalamat sa mga taong sumuporta at naniwala sa akin at sa section namin na walang sawang sumuporta at nagtiwala. Sa mga teacher na napagtiisang kami sa buong 10 buwan o sa 2 taon na naging teacher namin kayo, maraming salamat sa inyo. Gusto kong pasalamatan yung UMSA dahil naging parte ako ng pamilya nila, ng section nila. Gusto ko magpasalamat sa UMSA dahil ang daming mga bagay na hindi ko nagagawa dahil natatakot ako. Pero dahil sa UMSA, nagawa ko ito. Dahil sa UMSA, naging ganito. Naging mas exciting yung mga araw, buwan, taon na nangyari sa akin. Maraming salamat sa inyo. Alam mga boss, hanggang sa muli natin pagkikita yon. Sana sa susunod na magkikita-kita tayo, 10 years from now, 20 years from now, lahat tayo ay successful. Lahat ng mga pangarap natin ay natupad na natin. Hopefully, magawa natin yun. Lalo-lalo na mga UMSA. Alam ko na kaya nyo. Alam ko natuto pa rin nyo yung mga pangarap nyo. Alam ko na magiging isa sa inyo, magiging lawyer, magiging piloto, magiging flight attendant, magiging teacher, magiging psychologist. Sana matupad yung mga pangarap nyo. Huwag yung kalimutan. Mahal ko ang Amorsolo. Hanggang dito na lang ulit, paalam sa inyo. Kung hindi ka pa isa sa mga boss ko, paalam. I love you, Amorsolo.